Hi, Nicker. Hey, yes, I just crossed here in boarding. So, what's the plan? Just go straight? Just go straight. Tayo ng pwesto ron. Tara. Since madalas tayong tumatawid, itong passport natin hindi nila tinatatakan to. Wala dito ang tatak sa passport. Ito ang dapat na hindi mawala sa loob ng truck ko eh, at sa akin eh. Radyo guys, magandang hapon po sa ating lahat. At ang current location natin sa gilid tayo sa Blaine, Washington. Layo ng pinuntan natin. Turn off ko lang itong reaper ko para sa ganun eh, hindi maging maingay doon pagtawid natin ng crossing dyan sa border. Ang layo ng pinuntan natin, ito nyo naman sa previous video natin, ang dami nating mga pinagdaanan, kung saan saang lugar at kung ano-anong mga senaryo. Snow, balahaw, na-check pa tayo ng ng inspection yan sa may Montana. Ang tagal ko nang hindi nakarating dito mga kaibigan eh, kasi baka ang dami ng mga katanungan dito, hindi ko alam. Kaya naman samahan nyo ako kung ano mga interview nila rito para malaman natin. Kung sa ganun eh, at least panibagong experience na naman to. Alin ko rin yung aking camera sa labas upang sa ganun eh makita natin. Kasi matagal na rin tayong hindi nakakarating dito. Yan guys, i-adab ko na lang mamaya upang sa ganun eh meron tayong dalawang view. Alright, so inilipat yung sarili ko ngayon sa on duty. Yan, border crossing. Okay. Mula doon sa Tyson, doon sa Storm Lake, ang biyahe mula doon hanggang dito is 1730 o 1,730 miles. Mga tatlong araw ko binyahe yun mula doon hanggang dito. Tatlo. Pagdating ko dito sa Vancouver. Ngayon, hindi ko pa alam kung pagtawid ko dito, mayroon akong meat inspection o wala. Malalaman pa lang kasi sila magsasabi kung ipapa-meat inspection nila to. Itong dala-dala nating karne. Yan guys, ang haba, tatlong biyahe ha, tatlong araw ha. Yan. Katapos ng CPX na to, pero pa yata isa ron, tayo naman. Okay. I hope guys, nag-enjoy kayo sa inyong New Year's, nakasama niyo yung pamilya niyo at saka New Year. Nakita nyo naman ang inyong lingkod na sila kay. Simple lang din naman yung ating happy-happy sa bahay. Christmas. Tapos nagsini kami ni Mrs. kasi birthday niya. At
Tapos nag-celebrate ng ano, ng New Year, may konting handa, nag-litson, yun, sa awa ni Lord, guys. Nairaos naman yung New Year's celebration na maayos. At I wish kayo din. Haba rin yung biyahe kong yun, ha. Tatlong araw, nagka-beberya si Cordapia. Nakita nyo naman sa previous video yung hose. Nabutas yung hose ng ano natin dyan. Kalaya mo, dun ako inis na inis, eh. Sabi nung gumawa, kung gusto ko daw, alisin ko pa daw yung alisin daw niya yung kinabit. Nipit lang. Tapos binanatan ako ng 800 USD. Kung i-convert ko ngayon, guys, sa Canadian, 1,000 Canadian dollar yun, eh. Malaking halaga. Ang materialis lang na ginamit, eh, ano lang, yung dalawang ipit tapos isang tubo na, di ba, hinati, nilagyan ng tubo yung magkabilang ganyan, parang ganyan, tapos inipit na lang sa ano, ganun. Tapos binalatan na niya ako agad-agad ng ganun, 800 USD, 1,000 Canadian dollar. Mahal kasi kapag ka, ano, tanong ako sa mga trope, eh, kapag ka rinirescue ka, kasi may bayad pa sa kanila yung per miles. Kasama ka ng loob ko, pero wala akong magagawa kasi ang lit nga lang yung ginawa, no? Halos hindi nga niya pinalitan, eh. Ang ginawa lang, renipair lang, eh. 800 na agad. At least, alam ko na, ang gagawin ko, mag-i-stack ako ng mga ganon para kung ano man ang mangyari, kahit paano, kayang-kaya ko nang kumpunuhin. Hindi na kailangan pang magtawag kung sakali man. Ayan, guys, tayo na susunod pagkatapos nitong CPX. Sana walang maraming katanungan at aberya para sa ganun, makalusot tayo agad. Anong oras pa lang dito? Alas 3:20 pa lang. Meron pa tayong dalawat kalahating oras. Malapit na rin naman yung pag-deliveran natin. 16 miles na lang, eh. Stop for the stop sign. Good afternoon, ma'am. Hi there, thank you. Where do you live, sir? Winnipeg, Manitoba, ma'am. Okay, how long were you in the United States? Since the 3rd, ma'am. Okay, and tell me where you went, sir. I delivered in Mankato, and I'll pick up in Storm Lake, Iowa, in Tyson. Lester, did you buy anything while you were gone? No, ma'am. What's your load right now? Meat, ma'am, meat. Going to Costco. So no alcohol, no tobacco or anything? No, ma'am. There you go. Have Thank a good you day, very sir. Much, ma'am. Okay. Alright, you guys. Ganun lang naman kadali. Hindi naman tayo. Dinilay ni ma'am. Mabilisan naman. Okay, malalaman natin. Time ko ang ano, kung meron tayong ano, meron tayong meat inspection. Doon ko na bubuhayin yung ating trailer, kasi merong scale dyan, lapit-lapit lang. Dadaan muna tayo dyan sa scale.
Okay. Tagal ko lang hindi dumaan dito nung nasa kabilang company pa tayo, which is sama na kasunod sa atin, ha, nung nasa Torque pa tayo. Torque. Sa kabilang company pa lang tayo. At alam nyo naman, ito yung pangalawa kong company, guys. Torque at saka Trappers. Kumbaga, hindi tayo yung paliktaw-liktaw ng company, no? Yung ganon. Liktaw dito, liktaw doon. At saka rin naman tayo, okay. Mabait naman sa akin ng Trappers, kaya wala namang reason bakit ako aalis. Yan, bukas yung scale. Magpatimbang muna tayo. Tapos tatawagan ko yung aking dispatch kung meron ba tayong meat inspection. It's the law, no handheld device. Guys, welcome British Columbia. Baka mamaya. Turn left at the stop sign, then take the first right. Pahintuin pa tayo dito. Baka inspectionin pa tayo. Sana hindi na. By 4 ang stair. 14-8 ang drive. Which is perfect. Alright, you guys. Tala, tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan. Hihinto lang ako rito sa banda rito. Tulang muna tayo dito. Baga ito'y tuluyan, dumire-diretso. Tatawagan ko lang yung aking dispatch. Tanungin ko kung meron akong meron tayong meat inspection. Sabi lang ako, chains of duty. Tawagan lang natin. Partik. You've reached County Mall. Baka umuwi na yun. Kasi nung oras na ng Manitoba ngayon eh. Alas 6 na yata dun. Hi, you've reached County Mall. Can you lift them, please? Okay, CFIA inspection not required for shipment. Okay, guys, yan. Hindi daw require ang meat inspection ko. Kaya ngayon, dire-diretso na tayo doon. Pero buksan ko muna yung Okay, tara. Buhayin muna natin. Meron yata siyang inspection, ha. Ikutan muna natin sandali. Ang truck natin, punong-puno ng gasolina. Guys, andito tayo sa BC, ha. Blaine, Washington, British Columbia. Oh.
nagsihay yung Bombay na driver. Mga guys ha, yan si Cordapia, malinis, nakaligaw kasi umulan doon sa washing agam, kaya magandang ligo niya. Tara, tara, larga na tayo. Okay, alright you guys, tara, tara, alright you guys, tara. Okay, tawagan ko nga siya kasi ano, sumagot. Hi, Nether. Hey, yes, I just cross here in boarding. Mm-hmm. So, what's the plan? Just go straight? Just go straight to white. You want what? Go straight to Costco. Ah, go straight to Costco? Yeah, Langley. Okay, are they going to unload me today or tomorrow? Well, their receiving is opening, I think, 5 a.m. tomorrow morning. So you can go there now. Okay, I can sleep today, tonight in there. If they offload me, okay, yeah, sure, okay. Yeah, okay, so okay. If they upload me up, if it's not in tomorrow, as long as I can sleep in there, yeah, tomorrow 5 a.m. okay, as long as I can sleep in there today, tonight, right, yeah, okay, all right, thank you, I'll update, okay, you, thanks, yeah. Okay, you. Bye-bye. Alright you guys, ayan, para dire-diretso na tayo, sana nga ma-upload nila tayo ngayon para din na tayo sa Delta matulog, kasi doon din naman tayo pupunta kung hindi doon na tayo matulog ngayon sa, ano, sa Costco, doon sa didiliburan. Harap lang tayo ng pwesto ron. Tara, you guys, good morning, good morning, good morning. Dumating ako dito kagabi, ano na, mga 7:30 na, British Columbia time, Pacific time zone. Sarado sila. Dito na ako nagpark sa labas nila. Kasi pwede naman magpark dito kasi subukan naman nag-deliver na rito noon. Eh, yun. Magigising ko lang ngayon na ang appointment ko dyan ay 5:45. Ang oras pa lang ngayon is 5:25. Yan ako nakakita natin. Magigigin na ako doon para manloadan ako. Makakuha na tayo agad ng reload at makauwi na tayo. Sana diretso na ng Winnipeg. Another 3 days biyahe pa. Yan. Alright. Ayusin ko lang muna tumindigyan ko. Bagong lahat, magtupi-tupi muna tayo ng hinigaan. Ayos ang ating isipan kasi hindi magulo ang ating bahay. Tulad ng sabi ni Mrs. Yes!
asawa ko. Alright. Wala muna. Tapos i-warm up natin ang truck. Bayin ko lang muna mamaya. Ano ko yung ano? Maki-check ko yung ano sa makina, yung engine oil, mga kung ano-ano niya doon. Ayusin ang higaan. Tupi-tupiin. Luto ko ng noodles kahapon na may gulay. Hindi ko nalang ilagay. Hindi na yung matutumba. Sa gitna. Alright guys. Mabibihis lang ako. Ay, nag-alarm na yung aking ano. Ay, nag-alarm na yung ating ano, battery ano. Ay, mabibihis lang ako. Start natin. Mamamatay yan. Mamaya ako na i-check pagka nasa ano ako, palamigin ko muna yung makina. Another day of trucking guys here in Langley, British Columbia. Medyo tagin ako nung Pasko kaya hinahabol kong bawasan ulit. Yan, kulain chan natin para healthy. Wow! Ayo guys. Yan. Share ko lang sa inyo. Hapon nakita natin, nakatawid tayo ng border, which is thanks Lord. Walang naging problema. Ayan. May tatak na entry yung kagapon niyan. Ayan, since madalas tayong tumatawid itong passport natin, hindi nila tinatatakan to. Wala dito ang tatak sa passport. Walang tatak itong passport. Hindi ko na lang papakay ng passport ko guys na for personal purposes, o I mean reason. Walang tatak, doon nila tinatatakan. Unlike pag siguro punta ako ng Pilipinas, wala akong manifest na katulad nun. Passport talaga yun. Ito dapat meron ka rin ganito, passport at saka yun kung tatawid ka ng US. Bago ko lang. Kasi importante ito eh. Ito ang dapat na hindi mawala sa loob ng truck ko eh. At sa akin eh. Di bali nung maiwan ko yung ano ko, driver's license ko sa bahay, wag lang itong
wag lang itong aking passport kasi hindi na ako makakatawid ng border niyan. Kasi ang driver's license hindi na chinecheck ng ano yan eh, ng custom. Na tara. Larga tayo. Pag-aagapahan ko na lang yung truck hanggang dito, mula dito hanggang dun sa gitin trans nila. You have 13 hours and 0 minutes of remaining drive time. Brake prohibited, so ipreno lang natin, hindi tayo magpapark. Alright, ito ba yung mga papeles nila? Morning, hello, sir. Good morning, sir. How you doing, brother? I'm sorry? Good. How are you? Good, you? Good, okay. Seems so nice. It seems so nice. Papelitos. Kaya natin, bibigyan tayo ng ano nun eh. Kaya lagay ko muna ito sa aking ano. Dito ko lang. Okay, one drop. Ano ba tong diniliburan natin? Sulat na natin dito. Yan, Costco Langley, British Columbia. Antayin lang natin si Mister. $259 paperwork in the back of the trailer. Okay, so open. Okay, thank you. Awesome. All right. Ayan. Ano sabi niya dito? Hindi makita kasi parang go to dock 259. Yan. Hindi masyadong ano. Tapos lagay natin yung paperwork doon sa ano. Likod. So i-break natin ng seal lahat. Basagin natin ng sealed. $259, where are you? Doon sa kabila yon. Oh, doon na yata ang daanan. Isang way oh. One way lang yata to. Babahin ko na. Dito ko na yan o. Dito na natin buksan guys. Tsaka ilagay yung paperwork sa likod.
sila nito. Tatlo yung ano. Sealed. Timal lang linagyan ng ano pala eh. Uy, tubig. Dinali nilagyan ng diyan ka lang. Load bar, walang load bar. Sinikipan masyado. Paano kung may sisiksik naman yung yan, tatlo ang ano niya. Di na yun, lili pa rin, tapos daganan ko nito. Kunin ko pa yung isa, ilagay ko pa ron. $2.59. Alright. Alright guys, turn off po natin yung truck para lumamig. Tapos mamaya bago ako umalis dito, check natin. Yan, check natin nga ito ano. Nag-malfunction yata. Patayin natin kasi nag-green din eh. Alright you guys no. So paano, hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming salamat sa inyong walang sawang panunod sa mga video vlog nila Kai. Ingat tayo lagi at keep safe. Eat healthy on tracking. Peace up guys. Bye. Okay. Alright guys, okay na. Green na siya. Lakay Pinoy Tracker.